may tatlong senatoriable na ang Partido Liberal na tatakbo para sa 2019 midterm elections. Kilalanin natin sila sa report ni Eden Santos. Inanunsyo na ng Liberal Party ang kanilang unang tatlong kandidato para sa pagkasenador sa 2019 midterm elections. Sa isinagwang National Executive Council meeting ng Liberal Party na idinaos sa Barangay Loyola sa Katipunan, Quezon City, ay inihayag ang kandidatura ni na Senator Bam Aquino, dating Congressman Erin Tañada at Jose Manuel Jocno, founding dean ng De La Salle University College of Law at chairperson ng Free Legal Assistance Group of FLAG. Pinangunahan ni na dating Pangulong Noynoy Aquino, Chairman Emeritus ng Partido at Vice President Lenny Robredo, na siya namang chairperson kasamang iba pang opisyal ng LP. Ilan sa mga pangunahing itutulak ni Tañada sakaling mapunta sa Senado ay ang paglaban sa korupsyon at endo, pagtataguyod sa karapatang pantao at iba pa para sa pagsasaayos ng ekonomiya ng bansa. Nanawagan din siya na labanan ang pagbabalik ng diktaturya sa bansa. Ang aking panawagan, una, baguhin ang batas tungkol sa endo para hindi ito ginagawang kasangkapan para labagin ang karapatan ng mga manggagawa. Pangalawa, bawasan natin ang value-added tax gawing 10% mula sa kasalukuyang 12% upang kagad mababa ang presyo ng mga bilihin. Pangatlo, buwagin natin ang mga kartel at traders na nagsasamantala sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng pagtaas ng buwis at presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kailangan natin muling pag-aralan ang pagpataw ng excise tax sa ilalim ng Train 1. Ayon naman kay Jocno, panahon na upang maging bahagi ng pambansang agenda ang hustisya. Di lang anya pagkain at trabaho ang dapat ibigay sa taong bayan, kundi maging ang katarungan. Na kompromiso na ang ating mga korte. At ang batas mismo ay tinotorture hanggang mawalan na ito ng pagkawangis sa katotohanan. Inaatake mismo po ngayon ang ating konstitusyon na siyang pinakasaligan sa batas. Hindi na po bulag ang hustisya. Pumapaborito sa mayayaman at makapangyarihan, sa matataas at malalakas. Panahon na para dalhin ko ang labanan sa ibang arena. Panahon na para gawing bahagi ng pambansang agenda ang hustisya. Aminado naman si Bam Aquino na hindi magiging madali ang kanilang laban kaya nananawagan ito sa publiko na suportahan sila sa darating na halalan. Hindi magiging madali. Uphill climb po ito para sa oposisyon. Pero naniniwala po ako, gaya ng lahat na naging laban sa ating bansa, kung nagkakaisa ang Pilipino, nagkakaisa ang mamamayan at hindi po tayo nagpapatakot kung kanino man, yung anumang labang kakayanin po nating manalo at magtagumpay. Binigyan din ni dating Pangulong Noynoy Aquino na ang tatlo ay magpapaalala sa taong bayan ng martial law noong panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang tatlo ay galing sa mga pamilyang politiko sa bansa at pawang nakaranas ng martial law. Sa akin ang significance dito, when you look at ano, yung martial law years, pag merong winawater cannon, tinitear gas, sino ba ang mukha nakikita niyo dyan? Di ba yung lolo ni Erin, no? Tapos si Pepe Jocno. Until sumama kalusugan. Pero sa akin, pag nag-isip ka rin yung iconic fig, yung pictures, images, yung mga taong nasa, di ba, nasa tuktok na eh. Yung parang si Senator Tañada at that point in time could have been just the grandfather taking it easy. Pero he was at the front ranks of those who were subjected to water cannons and tear gas. Okay. Ngayon, itong anak, apo, nandun rin sa likod. Pero problema lang ha, tulad ko, ang tagal na papel natin ay dakilang alalay. Tiniyak naman ni Robredo na ang tatlo nilang kandidato ay may kanikanyang kahusayan at matatag na paninindigan. Pinag-aralan at pinag-isipang mabuti ng LP ang pagpili sa kanila. Hindi naman apektado ang LP sa resulta ng mga survey kung saan ay dehado ang mga kandidato ng LP kumpara sa mga pambato ng administrasyon. Kung pagbabasehan kasi yung pinakahuli, na lumabas ng Pulse Asia survey,
merong konti lang na may chance na manalo. Pero ako kasi yung pinakamalaking halimbawa nun eh. Na napakaaga pa para pag-usapan yung chances. Kasi in the middle of the campaign season, talagang umiiba yung ihip ng hangin. Nakita natin yun nung 2016 presidential saka vice presidential elections. Yung sa akin lang, klaro sa amin, na hindi kami magpapadala sa popularidad bilang yun yung pinakamalaking batayan para sa pagpili ng kandidato. Sa mga susunod na araw ay ipapakilala rin ang iba pang kandidato ng LP. Nauunawaan na mano-mano ng partido ang pagtanggi ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na kumandidato sa pagkasenador sa ilalim ng LP. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25.